Ang kamusmusa ng 13 anyos na sila ni hindi niya tunay na pangalan, ninakaw at nilapastangan daw. At ang mas masaklapang suspect, mismong kadugo ng biktima. Ang problema, ang gumawa raw ng kahalayan na wala na parang bula. Pero dito sa resibo, walang takas ang sinasabing may sala. Go. Inaamin niyo ho ba yun? Nagalaw niyo yung sarili niyong anak. Pero sarili niyo yung dugo yun, tatay. Sa tatlo ka beses? Sana mapagal hindi ka magsilingan niyo mong ginipong ang tatlo ka beses? Sa Maynila, isang pagawaan ng sapatos, may itinatago palang sikreto. Dahil sa loob nito, may printer at computer ang modus. Gumawa ng mga peking ID at dokumento. Ang pagsalakay ng mga otoridad kasama ang resibo. Tutukan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anumang reklamo bibigyan tugon, bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mula Negros Occidental, nag-abroad si nanay para bumuo ng magandang buhay. Pero gumuho ang lahat nang malaman niyang ang 13 anyos na anak na iniwan niya. Inalay raw ng kanyang asawa. Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun ang suspect sa Batangas. Taong 2022 na magsumbong si Lani sa kanyang Lola Minda, hindi niya rin tunay na pangalan tungkol sa kahayupang ginawa umano ng kanyang sariling ama sa Negros Occidental. Ito ko nga tawa ko sa iya, gahibi na sa kaya mo itong investigar ko sa iya, alin ko hindi na ano ka, tindigit siya manugit, ginuyatan kong buhok ya, kagin tayo ugang luya, amo to ka dito sa nang tuad sa akon, nang ginamun sa kaamaya. Hindi makapaniwala si Lola Minda sa narinig mula kay Lani. Tinang nabatyagan ko ma'am, nga kalaing di siya pamatyag ko, nagingagaw ko kanto sa barangay, tagmangayo buli. 12 taong gulang pa lang si Lani nang simulan umano siyang pagsamantalahan ng kanyang ama na tinawag naming si Alan. Ang masaklap, 3 beses daw na ginakasa ni Alan ang sariling anak. Natatakot din po ako kasi sinabi niya na pag sinabi ko sa kila nanay, papatayin niya daw po kami. Hindi nag-aksaya ng oras si Lola Minda at agad na isinumbong sa mga otoridad ang manugang na si Alan. Ang problema, si Alan nakatakas at bigla na lang umeska po sa Negros Occidental. Tiwi man kung mapabalo kung nakalabog, kasi kung wala man sa kwarta. Sa loob ng 1 taon, walang tigil ang panalangin ni Lola Minda na mabigyan ng hustisya ang apo. Hanggang nito lamang Mayo, isang tip ang natanggap ng mga otoridad. Nasa Batangas daw ang suspect. Binigay po ng Chief of Police ng EB Magalona Police Station sa Negros Occidental Police Provincial Office yung information regarding sa ating pong suspect. Pinuntahan po natin kung saan po siya nagtatrabaho. Malapit na kami. Proceed na kami. Ayan yung picture ng subject natin, Tony. Ganyan mo. 100 meters tayo, kaya dandan lang. Okay, go. Abangan mamaya, malambat kaya ng mga otoridad ang suspect na si alias Alan. Sa Maynila, isang pagawaan ng sapatos, may itinatago palang sikreto. Dahil sa loob nito, may printer at computer ang modus. Gumawa ng mga peking ID at dokumento. Ang pagsalakay ng mga otoridad kasama ang resibo. Tutukan! Nagbalat kayong pagawaan ng sapatos, nabalatan nating one-stop shop pala ng mga peking ID at dokumento. Nagkasanang operasyon ng mga otoridad. Abe, resibuhan na yan. Sa surveillance video na ito, kasama ng Special Mayor's Action Reaction Team o SMART ng Manila City Hall nitong May 19, isang asset ang sinubukang magpagawa ng isang peking person with disability o PWD ID. Mapapansin ang isang babaeng nakaupo sa bangketa ng Quezon Boulevard sa Quiapo. Ang babae, may codename na Dada. Ito, si Ma'am Dada. Siya nakakapasok sa loob, hindi basta-basta nakakapasok. Ang asset, nakipag-transaksyon kay alias Dada. Kinuha
kinukuha na yung detalye niya. Umalis si alias Dada para puntahan ang hideout kung saan gagawin ang peking ID. Sino ang mabubuking? Ang asset o ang target? Matapos ang higit kalahating oras, bumalik ang target na may dalang resibo. Nakikita niya, no? Yung penis ID, inabot na po sa atin. Positibo ang ginawang peking PWD ID para sa asset. Agad pinlano ng operatiba ang gagawing pagsalakay. Mahuli kaya ang mismong mga sangkot sa paggawa ng fake IDs? Ang peking PWD IDs makikitang hawig na hawig sa totoo o legit na IDs. Pwede niyo pong ipaliwanag sa kaharapan ng camera, ma'am, kung ano ho yung kaibahan ng original at ng pinirata? Ito po, na fake IDs, kung titingnan natin, ito po ay computerized po. Whereas wala po kami ganun ini-issue. Ito po, ganun din ho siya. And at the same time, unang-una po, ang address po na nakalagay sa likod ay Quezon City. Na, dito pa lang po alam na natin na sila po ay hindi taga Manila. So, ipaliwanag nyo naman sa amin ngayon, mga ma'am, kung ano naman ho yung lehitimo. Yun ho talagang legal na card na mula ko sa inyong tanggapan. Ang lehitimo po ay meron po tayo. Unang-una, typewritten po siya. Typewritten po, kung makikita nyo po. At malinaw po ang pirma ng aming mayor at vice mayor. Mm-hmm. So, hindi po siya computerized, hindi po siya handwritten, at wala rin po siyang border. Mm-hmm. At ang address po ay lehitimong taga Maynila. At nakalagay pa po dito ang aming barangay number ng may hawak ng PWD. Sa mga code po? May control code po kaming ginagamit. Nasaan po yun dyan, ma'am? Yung control code na yan, ay naaayon po yan doon sa corresponding number po nung kanilang, halimbawa, anong city sila, anong lugar po sila or barangay. Malaki raw ang epekto ng mga peking ID sa mga business establishment, pati na sa gobyerno. Ang mga ibinibigay kasing 20% discount ng mga business establishment, ibinabawas o dinededuct din sa binabayaran nilang tax sa gobyerno. Pero, higit na napagkakaitan ng benepisyo at pondo ang mga qualified beneficiary tulad ni Mang Arnulfo Borromero. 43 taong gulang at isang repairman. Nito lang nakarambuan nang mabulag siya. Matapos tamaan ng debris ang kanyang mata habang nag-aayos ng metro ng tubig. Ngayong araw, naabutan namin siyang nag-a-apply ng PWD card sa Manila City Hall. No, tanggalan po kasi walang isang matay, nakukarahan po. Sabi raw po, kaysa paano, makakatulong daw po yun. Una, sinabi po sa akin, sa gamot, makaka-discount lang po. Tapos, meron daw po yata matatanggap na monthly po. 500 po yata, sa buwan. Pa-process na po natin yung ID nyo, sir. Maghintay lang po tayo ng mga 15 to 20 minutes. Makukuha nyo na po yung ID nyo. Ilang oras ang lumipas, natanggap na rin ni Tatay ang kanyang PWD ID. Sir, ito po yung ID niya, sir. Paki-check na lang po ng mga info niyo. Tama po ba yung address, birthday, parents, guardians, contact number and name po. Ang mga tulad ni Mang Arnulfo raw sana ang karapat-dapat na makinabang sa beneficyong 20% discount sa mga kainan, ospital, medical procedure at pharmacy, hindi ang ilang mapanamantala. Kaya agad ikinasa ng mga otoridad ng isang operasyon laban sa mga gumagawa ng peking ID at dokumento sa Maynila. Pagkatapos maplancha sa pamamagitan ng briefing yung sasagawang pag-atake, tumulak na yung mga pulis. Abangan mamaya ang maaksyong pagsalakay sa isang tindahan na front. Ang pagbebenta ng sapatos, pero may madilim na lihim pala. Pwede makikita. May nakita na akong ebidensya ang Manila Police District doon sa monitor ng cellphone. Dito sa resibo, walang takas ang sinasabing may sala. Proceed na kami. Ayan yung picture ng subject natin, Tonya. Kaya mo, 100 meters tayo kaya dandan lang. Okay, go, go. Malambat kaya ng mga otoridad ang suspect na si Alias Alan. Come on, Peter. Sir, resibo, walang lusot ang